Okay, round 2 na po mga kaibigan. So, marinig nyo ang favorite natin, Agent Orange. Kasi ano na eh, round of 4 na eh. Ender versus Blazer. So, lamang si Ender dahil nanalo siya dun sa Python. Susunod na map nga pala, Outsider, kung hindi kayo familiar. So, yan. 3-player map lang siya. Si Ender yung light green zerg, tapos gold si Blazer. Okay, so nga pala, ang malupit na organizer ay kasama ko ngayon. Please welcome Mr. Dexter and Cheva. Hello ulit sa mga StarCraft fans dyan sa Pilipinas, sa bansa natin. Round 2 na to, Blazer vs Ender, namang sender ng isa. So, sana maging GG to. Sana maging good game nga, ika nga ni paring Dexter. Anyway, ang nangyayari ngayon, wala pa naman. Yan, usual na fast expo kay Blazer. Tapos si Ender, wala pa naman plano kung anong gagawin niya, kung fast lurking o ano, hatchery agad. Nagaanap-hanap lang siya. Okay, so medyo matatagalan yung Overlord makahanap ng base kalaban. So, ginawa niya na lang. Hanapin niya through the drone. Yan. Drone na yan. Hahanapin yung base ni Papa Blazer. Yun! Mukhang ang technique ni Blazer ay yung the same thing na ginamit niya kay Worm, no? Tama ba? Tama. Ito man yung two gateway base niya sa Outsider. Kung napanood niyo yung Blazer vs. Worm sa Outsider, itong ganito ginawa ni Blazer. Kali parang force the trash, tapos kung papatayin na niya yung Zerg dapat. Kung matay mo yung isa dun sa una niyang Zealot, hindi yung Zerg yun na ipanalo. Yan, tama. Kasi ano eh, Zealot trash, so ang nangyari dun? Ano? Wala, pass. Eh, pangontra kasi dun. Magkano ka? 12 hatch, pag nag-12 hatch yung kalaban, tapos nag-double gate ka, wala kayong chance na mong manalo dahil ano, tawag ron, build order win. Ha? Tama, yan. Build order win. Eh ngayon, mukhang alam ni Ender kung ano yung mga technique ni Blazer eh. So, kung makikita nyo, yan, nag-gas steal si Ender. Tapos yan, unang zealot, lumalabas na po yung mga Togi boys, papunta na sa base ni Blazer. On the other hand, saktong-sakto, magaling ang ginagawa ni Ender dahil kung makikita nyo mabuti, patake na yung mga, pabuhay na yung mga Zergies. Makikita nyo, dalawang zealot against few Zerglings. Wait one second. So, ito nga pala, susugutan niyo mga una niyang zealots, kailangan niya yung micro mabuti to. Kung hindi nito ma-micro mabuti, malaking chance na matalo ni Blazer. Ayun, sinalisin na yung mga Zerglings. Tinatingin ko na mangyayari dito. Ako, nag-expand si Zerglings. Hindi ko kailangan dapat muna, hindi pa may ginawa to. Kasi nag-aaras na yung mga Zerglings niya. Zerglings pumasok din ako. Tuloy-tuloy lang ang Zerglings sa Blazer kung papansin. Ako, naka-isang drone na. Ayan, sinusugod na nagkalaban dito at doon. Sinusugod doon ang drone. Ako, daming napatay na sila lang doon ah. Tingnan natin kung paano sila mananali na napakatindi ng pagkakayang lumatan sa kabilang dako ng mundo. Ayun ako, dilipat ang drone. Nahabol lang tatlong Zealot. Pinaharas ang pilot. Ako, micro battle na lang to. Kung sino manalo sa micro battle, sino manalo sa match na to. Patuloy lang. Ayun, pinalik ang Zergly. Ang drones pala, pinabalik. Maapoy na po ang pilot. Medyo napakatindi na malap. Sa tingin ko, isang toss up na lang to. Parang coin toss bali. So yun, grabe. Inaaras dito si Blazer si Ender.
Kung mapansin nyo, parang mumulubi na yung Zerg player natin dahil totoo ang harasan ng Zealots ng Blazer. Ayan, matali na kasi pala ng Zealots. Ayun, GG. Tapos. Ayan. Medyo na-delay si Clive eh. Na-creep block ata. Anong na-creep block? So, ayan. Na-practice yung commentating ni ni paring Dexter. Anong... Ayun. So, medyo... Napaka-bilis ang labanan kasi naging macro battle nga. Kaya, naging magkabila din laro dun. Pero, si Blazer lumamang sa huli. Nanalo si Blazer. Gumawa na yung ano, toe gate, Brad. Pasensya na, kasi wala ako eh. So, give your thoughts. Bukod dun sa micro game. Ayun, so, dapat, sa tingin ko dapat inaral ni Ender yung laban ni Blazer nila. Inaral ni Ender yung Blazer vs. Firm sa map na yun. Dahil, parehong-parehong ginawa na build ni Blazer. Kung ina-expect ni Ender yun, baka nagkaroon pa siya ng chance ang manalo dun. Kasi ano eh, nalaman ko, dati yung Outsider, ano yan, balance map. Yung pala, hindi pala siya balance map talaga. Malaki yung chance ang, malaki yung lamang ng Zerg. Diba? Feeling ko, kaya ginagawa ni Blazer, binibilisan niya yung pagkapanalo niya. So, ayun, all one na. Wait for game 3, okay?